kailan. Nag-trendy ang mga litratong ito ng isang kalansay. Mahaba ang bungo, pati na ang tadyang. May dalawang paa pero wala raw mga kamay o paa sa harapan. Ang mga butong ito, pinaniniwalaan ng ilan na pagmamay-ari daw ng isang sigbin. Yung nakita namin sa Kisame, paniniwala nila buto ng sigbin. Mahigit isang downtown na raw ang ancestral house na ito sa Talisay, Cebu City. Kaya naman ang kaha nating nakatira dito na si Ray Cervantes, 75 years old, na peperwisyo na tuwing tagulan. Itong bahay na ito sa ancestral namin ito, sa mga magulang namin, nandito ako mula pa 2017 hanggang ngayon, ako lang mag-isa dito. Nang panahon na yon na medyo madalas-dalas ang ulan, matagas doon sa doon banda. Matubig ulan. Tapos pumapasok dito, napurisyo ako, baha. Kaya ito sila, inutusan ko mag-ayos doon sa bubungan. Para makita nila yung mga butas doon, inahawi nila yung kisame. Pero sakit na kasi ng pagpapaayos niya ng kisame ng kanyang bahay, isang nakakakilabot na bagay ang nadiskubre nila. Si Herman, doon naman sa taas, sumigaw yung isa, Ricky, baba ka muna dito dahil may kalansay dito. Bago sumigaw sila sa akin, sir, may kalansay dito. May ko anong klase? Hindi nila, aywan ko, anong klase ito? Dinala ko doon sa labas para makita ko ng gusto. Sabi, ataka ako, anong klase? Hayop ito. Yung ulo niya, pahaba. Yung bungo niya sa ulo, parang may mga palikpik din. Yung sakit ng mata niya, malaki. Muso niya, may pangil, mahaba, kaya itaas. Yung sa backbone niya, diretso doon sa buntot. Tapos yung paa niya, mahaba. Ngayon lang ako nakakita ng kalansay, ganun. Hindi pa karaniwan ko ito, kalansay, kahit sinong makakita nito. Magtataka.